ngayon ay sinigang na ulo ng pink salmon. This time, sinigang naman. Ito ang ating mga sangkap. Yan, syempre ang ating ulo ng pink salmon. Kangkong, maluya, sibuyas at kamatis. Okra, sitaw and sinigang. At ang ating sinigang sa gabi. Magic syrup and paminta. Syempre ang ating asin, pampalasa. Okay, let's start. Okay, this time ay ako ay mag-gigisa. Ay, ngayon ay mag-gigisa ako. Maglalagay ako ng kunting oil. Ayan, gigisa ko na ang luya. Pag okay na ang luya, lagay natin ang luya. Kamatis, maglalagay na tayo ng tubig. Depende sa inyo kung gaano nyo kadami ang ating sabaw. Habang hinihintay natin kumulo, maglalagay na ako ng asin. Asin or patis. Ang ating pampalasa. Pamintang buo. Ayan natin. Tapos hintayin lang natin na kumulo. Tatakpan ko muna siya hanggang sa siya ay kumulo. Kumukulo na, lalagay na natin ang isda, ang ulo ng ating pink salmon. Ang hayaan lang natin kumulo. At lalagay ko na rin ang ating sitaw. Hindi ko lang siya tatakpan. Ganyan lang siya. Pakukuluin lang natin. Ayan.
Ayan, kapag malambot na ang ating okra at sitaw, ilalagay na natin ang kangkong. Kung napansin nyo, hindi ko pa nilalagay ang ating sinigang mix. Kasi sa huli ko siya nilalagay para hindi nagkukulay brown yung ating gulay. Yeah. Kapag gumalambot na yung ating okra and sitaw, yan, pwede na siya. Yung kangkong ay napakabilis naman yung maluto. Yan. Ngayon ko na siya ilalagay ang sinigang sa gabi. Mas masarap kapag may pagsinigang sa gabi. Or, kung gusto niya naman, yung gabi talaga ang ilalagay plus yung sinigang mix. Or, sampalok, pwede rin. Kamyas, pwede rin. Depende po sa gusto ninyo. Ayan. Sa huli ko siya nilalagay ang sinigang mix kasi di ba maasim. Kapag inuna mo siya ilagay, ang tagal malambot ng ating mga gulay. Tapos nagkukulay, parang nagkukulay brown or parang naninilaw. Kapag hinuli mo siya, pag huli mo siya nilagay, ayan. Napakaganda ng kulay. Green na green. At huwag nating tatakpan. Kasi kapag yan na overcook din, ay so magkukulay siya. Kulay brown yung ating kulay. O parang bilaw. Ayan. Tikman na natin. Yummy!